Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya ay nabihin, dalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Magalap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kaming mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nagkapamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasihan mo ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At ayayaman kailan sa pamamagitan ng Anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesus Kristo na namin. Pakundangan sa mahal ng sakit at pagkamatay niya sa krus, pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kalawakan sa langit. Sa pamamagitan ng Jesus Kristo yung Panginoon namin. Shalom. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapalang unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Isama po natin sa ating mga panalangin ang Misa Intention para sa pasasalamat ng Dantes and Salas family, Philip and Lina Marson family, at Aaron Peter Luces, at sa karawan ni Jacinto Belano. Panalangin din po sa kapayapaan ng kaluluwa nina Alicia Maria Remedios, Ronnie Quino, Romaldo Quino, Ernesto Senior, at lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Tayo po ngayon ay nasa 28th linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno sa ating banal na misa ay ang ating cura paroko, Reverend Father Joel Villaruel, OAR. Magsitayo na po. See you.
Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nakakamis. Bakit nakakamis? At ano ang nakakamis? Kasi October 12 po ay napakalaking fiesta po o kapistahan ng ating Our Lady of Aparition doon po sa Brazil, no? Our Lady Nossa Senhora de Aparecida. At ngayon din po ay nagsiselebrate din ng Children's Day. Kaya National Children's Day doon po sa Brazil, kaya sabi ko nga nakakamiss. Yun nga lang, nauna kasi tayo ng 11 hours sa kanila. Kaya doon magsisimula pa lang yung celebration nila, no? Tayo magtatapos na dito. At ginugunita din pala natin ngayon ang teenager nating blessed, no? Si Carlo Acutis. Ngayon din po ay ginugunita din natin ang kanyang araw. Kaya mga kapatid, isang panawagan po sa ating Panginoon na dapat nating alalahanin lagi. Yan ang panawagan niya sa ating Ebanghelyo. Na yes, kailangan nating tanggapin ang katotohanan kahit na masakit man ito pakinggan. Kaya mga kapatid, aminin natin, masakit man itong aminin, aminin pa rin natin na tayo'y nagkakasala. Suriin natin ating sarili, hingin natin ang kapatawaran ng ating Panginoon sa lahat ng pagkakasala na ating nagawa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong nawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw, upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pangungulunya, karimaring na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkaingid, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo tulad noong una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan,
kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay at pinatay na ng mga nakipagkaisa kay Kristo Jesus na ang likas nilang pagkatao kasama ang masasamang pita nito. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, kaya ito rin ang dapat maghari sa ating mga buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Mapalad ang taong naakit ninyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Ang nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng puon siyang binubulay sa gabi at araw. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis, siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umiihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-ingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahama. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Magsitayo na po ang lahat. Pakikinggan ng kabilang saking kawan, ako'y kanilang susundan. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa kayo, mga Pariseo. Ibinibigay ninyo ang ikapo ng yerbabuena, ng ruda, at ng iba pang gulayin. Ngunit kinaliligtaan ninyo ang katarungan at ang pag-ibig sa Diyos. Tamang gawin ninyo ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaang gawin ang mga iba. Kawawa kayo, mga Pariseo, sapagkat ang ibig ninyo'y ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang pagpugayan kayo sa mga liwasang bayan. Sa aba ninyo, sapagkat para kayong mga libingang walang tanda at nalalakaran ng mga tao nang hindi nila nilalaman." Sinabi sa kanya ng isa sa mga dalubhasa sa kautusan, "Guro, sa sinabi mong iyan, pati kami kinukutya mo." At sinagot siya ni Jesus, "Kawawa rin kayo, mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat ipinapapasa ninyo sa mga tao ang mabibigat na dalahin, ngunit ni daliri ayaw ninyong igalaw
sa pagdadala ng mga iyon. Mga kapatid ko kay Kristo, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Parang nabigla ako kanina. Nagsisimula pa lang po tayo sa first reading. Mayroong hinatak dyan na bata sa likod. At paglabas na paglabas, binatukan. Sabi ko, nanay, kaya niya yun? Medyo nasyak ako ng kunti. Ano? At sa ating pong pagninilay, sa ating pagbasa sa araw na ito, ipinapaalala sa atin ng ating Panginoon ang ating tungkulin bilang tunay na mga Kristiyano. Kasi kadalasan po, nawawala yung tunay nating focus, no? Dahil sa mga pangyayari sa ating paligid. Kung minsan nga, nasasabi na nga na mga pariseo tayo, no? Maraming ang nagsasabi na hindi naman talaga galing sa puso ang mga ginagawa natin. At yun ba mga religious activities, yung mga religious na pinapakita, religiosity na pinapakita natin kadalasan, no? Ay hindi po galing sa pag-ibig ng Diyos. Dapat kasi yung fountain, no? Yung spring ng mga ginagawa natin, yung mga religiosity natin, yung pagdadasal natin, yung piety natin, no? Dapat nanggagaling talaga yan sa pag-ibig ng Diyos, hindi lamang po sa pagpapakitang tao. Kaya dito sa ating ebanghelyo, talagang nabanggit ng ating Panginoon, no? Nasabi niya talaga sa mga pariseo, kawawa kayo mga pariseo, no? Kawawa kayo mga pariseo. Tapos nabanggit niya, ano tawag ito? Aba, ano? Kawawa rin kayo mga dalubhasa o mga words ba na dito nga sa ano sa English at sa Tagalog parang mas okay pang pakinggan, no? Aba kayo, aba ninyo. Pero kung sa English, minsan parang mas malakas pa itong very strong ang mga words na ginagamit. At dito po, nasagot ng isang dalubhasa kautusan ang ating Panginoon. Nasabi po niya na guro, sa sinabi mong iyan, pati kami kinukutya mo. So, nainsulto siya sa sinabi ng ating Panginoon. No? Pero, mayroon ba tayo ditong narinig na sinabing ating Panginoon na sorry? No? Wala siyang sinabi na pasensya na kung ganito ang sinabi ko, no? Why? Because pinapakita lang po ng ating Panginoon yung firmness niya. Yung firmness niya na para ipabatid sa mga pariseo o sa mga dalubhasa ng kautusan, no? Kung ano ba talaga ang mensahe niya para sa kanila. Yes, mga kapatid ko kay Kristo, ang katotohanan many times it is also insulting. It is also insulting. Eh, nakaka-insulto naman talaga kung minsan ang katotohanan, di po ba? Kaya nga, truth hurts many times, sinasabi natin, ano? Truth hurts. Pero kung minsan po, depende naman sa pagsasabi. Depende naman kung paano natin ginagawa ito. Depende naman kung paano natin sinasabi ito, yung pamamaraan natin ng pagsabi, yung mga sinasabi natin, there must be prudence, no, sa ginagawa natin. Wrong, right words, right time, and right person din po. So, kailangan maging prudent ito. Hindi naman po ibig sabihin na si Jesus Christ ang naging imprudent dito, ha? Hindi ko yung sinasabi. Kuminsan po, baka sabihin natin, no, na, ah, si Jesus Christ nga, sinabi niyang yun, no, no, kailangan gawin din natin. Hindi. Sa ating party po, we need to be prudent enough sa mga ginagawa natin. Yes, kuminsan po, nakaka-insulto yung mga sinasabi natin. Dahil kuminsan po, hindi maayos ang ating pamamaraan. Dito po sa ating ebanghelyo ngayon, na narinig po natin,
ang pagkakainsulto na nangyari na ito ay may mga kadahilanan din po. Bakit ba naiinsulto ang isang tao sa isang katotohanan? Unang-una po daw, naiinsulto ang tao sa isang katotohanan dahil because of pride. Because of pride. Dahil sabi nga, feeling insulted is a result of pride. Nang mabasa ko yan, I tried to reflect on it. And I said to myself, yes, may katotohanan nga ito. No? Yung totoong sinasabi, it hurts. No? At kung ang tao ay napakayabang na hindi niya matatanggap ang katotohanan, nandiyan na yung masasabi niyang, I am insulted by it. Naiinsulto ka dahil narinig mo ang katotohanan na hindi mo matatanggap because of your pride. Kaya nga, balik na naman tayo sa laging sinasabi ng ating Panginoon sa atin, ano? What is the queen of all virtues nga? No? Queen of all virtues. Yung pride is the root of all evil. Ano naman po ang kasalungat ng pride? The queen of all virtues is humility. No? Humility. So, humility. We need humility talaga para makuha natin ang tunay na mensahe. We need yung kababaang loob para maintindihan natin at matanggap natin ang mensahe. We need to be humble, no? We need humility para matanggap natin ang isang katotohanan as a fraternal correction. Yes. Dahil may mga fraternal correction naman talaga na dapat nating marinig, ngunit kung hindi tayo ready for that, why? Because we do not have that humility. Kung puro yabang yung nabubuo sa buhay natin, ano? Kung puro yabang ang ating nararamdaman, kung puro yabang ang namumuno sa ating sarili, sa ating buhay, then fraternal correction has no place for us. But if we have that humility at gusto nating maturuan din ang sarili natin, at gusto nating matuto, at gusto nating magbago, then we need to have humility to accept fraternal correction. Not as an insult, but as a love and as a concern also. Lagi pong sinasabi sa atin yan ng ating amang si San Agustin, no? Na we need to correct each other. Hindi naman po kasi pwede na we just have to tolerate things. But to correct others, we must be fraternal. No? Hindi yung kukoreksyonan mo isang tao, pero ipapahiya mo siya sa buong mundo. Di po ba? Yan nga ang lagi kong reflection pagdating sa Facebook. No? Dahil maraming beses po, gusto natin i-correct ang isang tao, pero inaano naman natin sa Facebook. No? Tama nga naman i-correct mo isang tao, pero anong ginagawa mo? Para bang nagmamayabang ka na nakoreksyonan mo yung isang tao, para mapahiya yung isang tao. It's not fraternal correction. Baka isipin na lang natin ba na, kinokorek ko lang naman siya kaya pinupost ko sa FB. Pag pinupost mo sa FB, magiging public consumption yan. Pag naging public consumption yan, ano ang magiging depensa ng taong iniinsulto mo? Wala, di ba? He will have no time to justify himself. He will have no time to defend himself. Pinahiya mo na siya sa maraming taong. It's not and never be a fraternal correction. Kung gusto mong koreksyonan yung tao, kausapin mo ng maayos. Maging lalaki ka, maging babae ka, maging tao ka, maging Kristiyano ka to correct that person. But there must be prudence in everything. No? So here, pinapaalala po sa atin ng ating Panginoon that
we have to be fraternal in our correction. Kinokorrect natin ang tao dahil ayaw natin siyang mapahiya sa iba. Kinokorrect natin yung isang tao because we have that love and concern for the person. We kinokorrect po natin yung isang tao because we are nagmamanasakit po tayo sa tao. Hindi yung nagmamayabang tayo dahil nakukorek natin yung tao. No? Hindi yung nagmamayabang tayo dahil mas marami pa tayong alam kaysa sa tao na yan. Ang taong matalino, ang taong nagmamahal sa Diyos ay may kababaang loob. No? So kung hindi wala kang kababaang loob, don't consider yourself as wise, don't consider yourself as matalino. Dahil ang matalino po ay sumusunod sa kagustuhan ng Diyos. Kaya mga kapatid, tuloy lang po natin ang buhay natin. Yes, we can correct each other, but it must always be with malasakit, with pagmamahal, with respeto. We respect each other, we correct each other, because God loves us and He also corrects us. Love your neighbor because God loves you too. Amen? Magsitayo na po ang lahat. Nagsasama-sama tayo bilang bayan ng Diyos. May pananalig nating dalhin sa harap ng Ama ang ating pangangailangan. Umaasang pakikinggan niya ang ating mga kahilingan. Sa bawat kahilingan po ating itutugon, Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga tinitubok nito. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitubok nito. Ang simbahan naway maging mulat sa kanyang responsibilidad na isulong ang katarungang panlipunan sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod sa mga dukha. Manalangin tayo. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Ang mga opisyal ng gobyerno naway maging makatotohanan sa kanilang pagsusumikap na makapagbigay ng paglilingkod at programa para sa mga mahihirap at naghihikahos. Manalangin tayo. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Ang mga may patrabaho at mga manggagawa naway maging tapat at magalang sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Ang mga may sakit at may kapansanan naway makatanggap ng suporta at kasiguruhan mula sa kanilang mga kapamilya at kaibigan. Manalangin tayo. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Ang mga lumisan na sa buhay na ito, naway masiyahan sa walang hanggang kaligayahan sa piling ng mga banal sa langit. Manalangin tayo. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Ama naming nasa langit, palalimin mo ang aming pananampalataya upang umunlad kami sa iyong pag-ibig at laging maglingkod sa iyo ng may kabutihang loob at katapatan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsupo na po. Yeah.
Magsitayo ang lahat. Manalangin ka mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin hawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Ikinalugod mong sa Kanya'y baguhing mabuti ang lahat at sa pamamagitan niya'y aming tinatanggap ang iyong abot-abot na kaloob at paglingap. Kahit na siya'y hindi naiiba sa iyo, minabuti niya maging di rin naiiba sa mga tao. Hamak siyang tulad namin sa kamatayang totoo noong inihain niya ang sarili ng kami makasundo mo. Kaya naman iyong itinangal siya at iyong itinampok upang sa lahat siya'y manguna. Ngayon ngay lahat na sa kanya'y nakikiisa ay talagang magkakamit na iyong buhay at ligaya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparean. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, na Ina ng Diyos, at ang kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol, Blessed Carlo Acutis, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mamakapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili naman ang kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Yung galing po sa puso, magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalobo sa amin ang kapayapaan. Siya po ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. You are there. You know who I am.
for all the wonders that you gave me, for all the marvels that you do, for all the things I like to thank you and praise you. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kami iyong pinapakinabang sa katawat dugong banal. Iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo na makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.